Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Yan, salamat po sa mga nag-subscribe sa kay Commander Kalantsaw. Marami pong salamat. Yan, sa mga bago pong mapapadaan po sa ating pong munting channel, yan, baka naman. At pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa akin pong mga upload ng mga videos. Ayan, sa mga personal ko po mga gamit sa vlog po natin sa labas kay Pinoy Agimat tsaka sa iba pa mga antingero na ating po mga napupunta. Inyo po mapapanood. Ayan, ngayon guys, mag-share lang po ako ng mga agimat o anting-anting kung paano po gamitin, kung paano po talaga mapapagana ang isang bagay na tinatawag na agimat. So sa kinakailangan kasi ano, kinakailangan kasi yung tamang paggamit ng isang bagay para siya gumana. Ayan, yung akin pong ibig sabihin, yung katulad po halimbawa nito. Ito pong kabibi na naging bato. Ayan. Ang tama pong proseso po nito kung paano po ito mapapagana. Kasi ang bisa po nito ay sa kabal. Ganon din po itong yung kurutan na dahon. Na kahit ano pong kurot, kahit mahaba po tulad po nito, ayan, mahaba po ang aking pong kuko. Ayan, kahit ano pong klaseng kurot ang gawin po rito, hindi po talaga nabubutas yan. Ayan. Lumalamat lang yung ano, yung kuko, pero hindi po kayang butasin ng kuko. Ayan. Kurutan na dahon, ang gamit din po nito sa kabal. Ngayon, isi-share ko po sa inyo kung paano po gamitin ito na mapapagana. Ayan. So ito pong ano, ito pong ang paggamit po nito na tama, itong kurutan, pipilas po kayo ng counter ito. Ayan. Pagpilas nyo po ng kakaunti, yung kaunti lang na pilas, ilinalagay po yan sa dila. Dito sa ilalim po ng dila ang paggamit po nito para gumana yung kanyang kabal. Pero ginagawa lang po yan kapag halimbawa meron po kayong mga napupuntahan ng mga ano ba, yung mga lugar ng mga delinquente. Doon lang po yan ginagamit yung mga ganito. Kaya meron po kayong lakad ng mga mapanganib, yan, doon lang po ginagawa yan. Ilalagay lang po sa ilalim po ng dila. Huwag nyo po ilalagay yung ganito kalapad. Mabubulunan po kanito pag bumaray sa lalamunan nyo po. Kailangan pipilas lang po kayo ng kaunti. Yun ilalagay nyo sa dila. So, yan po ang tama na kabal para po kabalot po nyo pong katawan. Para kung ano man ho ang mga ninyong masasagupa sa inyong pupuntahan, eh meron na po kayong balote sa inyong pong katawan. So ganun din po ito na kabibi. Ito pong kabibi, tested po ito sa kabal. Ito pong kabibi. Ngayon, paano po ito mapapagana ng tama? Yan, i-share ko po sa inyo kung paano po paganahin ito. Yan. Ito po, ilinalagay po ito sa ilalim din po ng dila. Ayan. Kailangan yung maliit lang po na kabibi ang inyo pong dadalhin yung mga ganito. Kung mayroon pa mas maliit nito. Ayan. Sa dila po yan linalagay sa ilalim. Lalong-lalo na po kung halimbawa nandoon na po kayo sa ano no, sa nandoon po kayo sa engkwentro na. Yan sa sabi nga sa Bisaya eh, ang gubatan na. Yan, sa ilalim po ng dila yan ilinalagay para
mayroon na po kayong balutay po sa inyong katawan, yung kabal. Ayan. Ngayon, kung halimbawa, dito sa dalawang ito, kung kayong parehas mayroon niya, mas maganda. Pareho sila nasa ilalim ng dila. Pero kung alin man sa dalawang ito ang mayroon lang kayo, pwede na rin. Basta mayroon po kayong nasa ilalim po ng dila na nakalagay. Ayan. Pero ang ano po nito, ano, ang nag-share po sa atin ito, ito, pag nasa ilalim po ng dila, hindi po pwedeng ano, mayroon po nitong tinatawag na parang hindi ka po pwedeng umatras. Yung bang abante ang ano nito, ang pag ito ginamit na. So parang ano siya, no? Kahit meron tayong kabal, meron ng kabal na nakabalote sa atin, pero pag ang oras na nandun na sa panggubatan, hindi ka po pwede yung at paano ka, yung patras, kailangan pasulong yung ganitong klaseng anting-anting o gila. Kabibi na naging bato. Sapagkat ang ano, no, yung nag-ano sa atin ito, yung nagsabi sa atin ito na talagang tested ito sa Mindanao. Ayan. Sapagkat ginagamit ito na ating mga kapatid na mga Muslim itong ganito. Kailangan niya lang, ano, pag ito nasa bibig nyo na, walang atras, pasulong itong kabibi. Kailangan nasa dila. Ayan. Sapagkat iyon ang kasi ang ano, paliwanag niya, no, kapag sabi, tinanong ko kasi kung paano kung atras, hindi ro talaga obra, kailangan pasulong. Pag ito na nasa bibig nyo na, itong kabibing ito, yung ganito. Pero dapat yung maliit lang, huwag yung malaki. Kasi pagka malaki, talagang siyempre mapupunong bibig natin. Halimbawa, yung ganito kalaki. Tusosobo, huwag naman, malaki yan. Dapat yung maliit lang, mga ganito lang. Kung meron pa mas maliit, mas maganda. Yan. Talagang ano po yan, twisted po yan sa kabal. Itong, kasi may mga, ang mga agimat po kasi ano, meron po kasi mga ano yan, meron mga, pag ginamit ng isang agimat, may mga tinatawag na sumpa o bawal. Kasi katulad po nito, kahit nga po may baluti na siya, may baluti ng katawan natin, pag sinubo natin to, pero ang parang ang ano rito, ang patakaran dito, hindi ka po pwedeng ano, pag nasa panggubata na, hindi ka po pwedeng patras, kailangan pasulong. So, ang ano nito, parang ano nito, yung pinaka bawal niya, bawal kang umatras. Pasulong ang takbo. Pag ginagamit mo na to, nasa yung bibig na itong kabili. So may mga magtataka po tayo, no, bakit ganon? Eh, agimat naman to, bakit ganon na bawal umatras o bawal ang patras na ano na takbo ba, kundi puro pasulong. Sapagkat may mga, tulad nga po yung sinabi ko, ano, ito po yata yung pinakabawal niya na patras kahit may baluti na tayo. Kasi may mga agimat po kasi na talaga may mga batas na parang batas ba nila na talagang wag gagawin. Katulad halimbawa, meron niya pong mga ano, no, sa mga tinatawag na mga sumpa-sumpa. Ayan, kasi pagkat nung araw kasi, yung mga araw agimat, yan may mga label, may mga bawal, mga ganun ba. So, may mga ano nga dyan, no? May mga agimat nga nung araw na may mga sumpa na yung dulo ng ano, yung dulo ng gawa ng tao na nakakasakit, iano lang sa kanin yung pinakadulo nun. Yan, pagka inano sa tao, yun, kahit yung tao gaano ka tibay ang kanyang tinatawag na kabal, talagang tinatalaban. Nung araw yun. Tapos mayroon na mga litianting nung araw, no, na hanggang ano lang, 28, 38, yung mga ganun. Pero pagdating na sa matataas na gawa ng tao na nakakasakit, hindi na kaya. So yung mga ganun, ano.
Yan, so share lang naman po natin yung mga ganun ba. So ito pa lang mga itong dalawang ito, nilalo na lang itong kabibi. Maganda siya kasi sa kambal, kaya lang, hindi nga lang po pwede siyang patras, kailangan pasulong. So ayan, ito po yung natawag na pinakabisa ng kabibi na naging baka. Sa kabal, pero ang inaano po nila, no, sinasabi nila na sa negosyo, yung mga ganun. Pero sa negosyo, kasi ito po ay libon. So kapag ang isang bagay na libon, medyo ano po sa negosyo, ano? Medyo hindi siya ganong na nababagay kasi libon siya. Katulad po siya ng ano, katulad po ng bao, yung bao na libon na walang mata. Yan, hindi po pwede sa negosyo. Yung kawayan na libon na walang butas, hindi rin po pwede sa negosyo. Ito libon na kabibi, hindi rin siya po pwede sa negosyo kasi libon siya. So, ang pinakaanotan niya talaga, pangdipinsa sa kabal. Hindi siya po pwede sa pangnegosyo gagamitin kasi pang ano siya, nahanin siya sa pangdipinsa yung mga ganitong klase. So, ayan. Yan po ang masishare po natin kung paano po paganahin itong dalawang anting-anting o agimat. Simple lang. Simple lang po yung tingnan nito. Simple lang po ano. Pero napaka ganda po ng may tutulong nito sa tao, sa mga naniniwala, sa mga tinatawag na bertud ng kalikasan. O, kasi ito naman po, ano naman po ito eh. Hindi po ito gawa ng tao. Tulad po nitong dahon. Isa po itong uri ng puno ng kahoy na dahon na napakainam na gamitin ng agimat sa mga antingero o antingan. Ganun din po itong kabibi. Hindi po sa gawa ng tao, gawa po ng kalikasan na natuklasan po ng mga antingan. So, yung mga ganito pong klase, sa mga hindi po naniniwala sa mga ganitong anting-anting. So ayan, bahala na po kayo. Basta ito lang po ang ito pong klaseng video. Ayan, para lang po ito sa mga antingero, antingera, agimatero, antingan. So ayan, sa mga naniniwala po sa mga anting-anting matigasan. Sapagkat nung araw pa man, hindi pa man tayo sinisila, ninununuan pa lang natin. Alam naman natin yan, hindi na po tayo magbulag-bulagan. Alam na natin yan, nalulun ng mga albularyo, nababalita na natin yan. Pero hindi lang natin binubuksan natin kamalayan. Hanggang ngayon, papanood tayo sa mga palabas, ano, lumalabas yung mga mangkipwing, yung mga manggagamot. Siyempre, napapanood natin, pero binabaliwala lang natin. Pero nalulun na po yan, talagang totoo. Yung mga ganyan pong mga bagay na tinatawag na mga lihim po ng kalikasan. So ayan, maraming pong salamat. Yan po yung masishare po natin ngayon. Kung paano po gamitin yung dalawang bagay na yan, kung paano po mapagana. So maraming pong salamat sa mga nag-subscribe kay Commander Kalantsaw. At sa, ayan, maraming pong salamat. God bless po sa ating panahal.